lagi na lang ako. Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo pag uuwi ka? Huwag mainit ang ulo mo. Ano ba pinagdadaanan mo? Kung anong nangyari sa trabaho mo, huwag mong dalhin dito sa bahay. Oo, ikaw na lang lagi nagluluto, naglilinis, pero lahat-lahat na... Sino ba nagsabing gawin mo sa iyo lahat yan, Nay? Ako din yung kakain. Ako, palaging ako. Huwag kang mag-aral. Wala nagsabi sa iyo mag-aral ka. Pero parang nag-aral ka. Oo, tapos huwag kang maglinis. Palagi na lang ako. Kamusta ho, Nay? Galing ka sa trabaho, mainit naman ang ulo mo. Ha? Eh, yung mga bata, syempre, ang nagkalat dyan. Ba't namimintang ka? Ha? Alam ko, ikaw, ikaw, ako. Huwag mong gawin. Huwag mong gawin yan. Oh, ba't ka ba, anong pinagagawa mo, Nay? Nagsaing na ako. Mga kalat ng mga anak mo yan. Hindi ko kalat yan. Sa tuwing uuwi ka, mainit ang ulo mo. Oh, dapat yung init ng ulo mo, Nay, iwanan mo sa trabaho mo, huwag mong dalhin dito sa bahay. Oo, hindi ko sinabing mag-aral ka, hindi ko sinabing gawin mo lahat yan. Tapos nagagalit ka sa mga anak mo, nagagalit ka sa amin. Oo, pag ginawa mo isang bagay, ha? O sige, pakikinggan kita. Ang dami mong reklamo eh. Kung pagod ka sa trabaho mo, huwag mong dalhin sa bahay. Inaaway mo lahat ang mga tao dito sa bahay. Ano pang pinagdadaanan mo? Mainit na namang ulo mo. Hello mga ka-idol! Isang bagong umaga, bagong pag-asa na naman ng Bitbit Milya Bori Team sa inyo mga ka-idol. Sa lahat po ng ating mga ka-idol dyan na patuloy na kumakapit sa ating tahanan, maraming salamat. Natutunghayan nyo at ninanam nyo ang mga aral na aming ibinabahagi sa inyo mga ka-idol. Ang natunghayan yung intro mga ka-idol, ayan, ay ang aming pag-uusap ni Inay, feeling ko lang, ayan. Lahat po ng ina ay yan po ang nararanasan, ano. Nagtatrabaho tayo buong maghapon, nagtatrabaho ka ang ating ina, ang ating mga magulang buong maghapon. At pagdating sa bahay ay walang katapusang trabaho. Ayan, non-stop po ang ating ginagawa. No? Lahat po ng mga magulang ay nararanasan ang mga bagay na yan. Sumasalubong sa atin ang mga gawaing bahay, mga kalat ng mga anak at lahat-lahat. At ano pa ba? Ano pa ba ang ating gagawin kundi iligpit ang mga kalat ng ating mga anak para tinahunian ng ating pamumuhay araw-araw. Ayan mga ka-idol, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga magulang, ang ating ina. Ayan, ang ating ina mga ka-idol, ang ilaw ng tahanan. Ayan, kung wala sila ay iba ang ating mundo, ano, madilim. Ayan, hindi masaya, hindi buo ang araw kapag hindi natin nakikita ang ating mga ina. Sa lahat ng mga ka-idol dyan, habang nandyan ang ating ina, yakapin natin sila kahit mainit ang ating, ang kanilang mga ulo. Ano ba yan, dinidignahay na naman negative vibes sa ating katawan mga ka-idol. Nagkapinaho si Labori Team, kaya dighay ng dighay. Ewan ko ba itong kapina ito, nakakadighay. Idighay kaya kita, Boss B TV. Ayan, mga ka-idol, ang iyong natunghayang palabas namin ni Inay, feeling ko lang, ay isang halimbawa ho ng mga nararanasan ng ina na nanonood sa atin. Ayan. Matapos ang mahabang araw sa ating mga trabaho mga ka-idol, nadadatnan natin ang mga kalat sa ating bahay. Ano pa ba ang ating gagawin? Ano? Ang ilan sa inyo mga ka-idol ay mula sa pintuan, iyon ang agad ang bungad. Ang init ng ulo ng ating ina. Minsan ang tatay din. Ano? Dahil siguro, dahil sa nadadat ng mga kalat, or nadadala niya ang init ng ulo niya,
mula sa kanyang trabaho. Ayan, sa lahat po ng ating mga magulang dyan, ina, tatay, kapatid, kung ano man ang nangyari sa ating trabaho sa buong araw, huwag nating ipasok sa ating tahanan na yan. Iwan natin yan sa ating mga trabaho para pagpasok nyo sa iyong bahay, sasalubungin nyo ang iyong mga anak ng halik, yakap, hindi yung tunog ng iyong bunganga, ano, putak ng putak ang ating mahal na filyang kulang. Ayan, si filyang kulang mga kaidol ay ating kaibigan na nasa US. Ayan, nagtatrabaho doon para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Syempre kasama ang kanyang mga pamilya doon, ang kanyang mga anak at asawa. Ayan, ang mga kapatid ay nasa Pilipinas. Ayan mga ka-idol, ayan, parang naano naman ako, dire-diretso si Laborite. Parang ganang-gana ako sa ating usapang tungkol sa ina, ano. Ang natunghayan niyo mga ka-idol ay isang halimbawa lang, ano. Totoo yan, ano, yung ina ng, yung mga kaibigan nating ina. Pag kinukwento kay Laborite, yan ho ang kanilang mga nararanasan. Ang init ng kanilang ulo ay dinadala sa loob ng bahay. Maganda ba itong gawain or hindi mga ka-idol? Syempre hindi natin mapigilan ang mga ina na ganyan yung maging reaction pagpasok ng bahay. Init ng ulo minsan ang kanilang nadadala. Hindi rin natin sila masisisi dahil ang mga anak ay buong araw nagkalat sa kanilang tahanan. Minsan ang mister ang nagkakalat mga ka-idol, lalong-lalo na yung asawa ni Piliang Kulang, ano. Pagdating niya sa loob ng bahay, nakabalandra ang kanyang asawa sa supa. Joke lang. Pagpasok kasi ni Piliang Kulang, ang daming kalat. Bukod sa asawang nakahilata sa sala, uminit ang ulo ni Filyang Kulang mga ka-idol. Tapos, di ba? Pagpasok niya, bukod sa kalat, kalat na asawa, makalat na asawa, ayan. Hindi nagsaing, yes. Magsaing, Mr. Sir, ka-idol. Bago umuwi si Filyang Kulang, magsaing na. Oh, tingnan mo, nagalit tuloy si Filyang Kulang. Sumakit ang kanyang bangs. Ayan, umiksi ang kanyang bewang dahil sa nagagawa mo ka-idol, ano, sa mister ni Filyang Kulang. Magsaing. Oh. Pag may time po, kayo po ang magtabas ng damo, hindi po siya. Tingnan mo, napanood ko, naka-lipstick si Filyang Kulang, 'di ba? Naka-lipstick, naka-mini skirt mula sa trabaho, naka-mini skirt, naka-lipstick, pinagtabas ng damo. Eh syempre sinang iinit ang ulo na, 'di ba? Ang ina, pagod na rin niya sa trabaho. Syempre pagdating, ine-expect niya kakain na lang siya. Kaso yung ilan sa atin, ano, minsan yung pag ako din naman, pagpasok ko, pag-uwi, ine-expect mo may sinaing, may naluto, ganon. Eh kay sa ilan sa ating mga ka-idol, mga ka-idol, ay nadadanan ang kalat. Ayan. Ano-ano po ba ang dapat nating gawin? Ano? O yun nga, nasabi ko, hindi kayo nakikinig. Pagpasok nyo sa bahay, yakapin ang iyong mga anak. Ayan. Huwag nating dalhin ang mga init ng ulo natin nararanasan sa labas ng bahay, sa trabaho, sa bus. Ayan. Kung uminit ang ulo mo sa sinasakyang MRT o sinasakyang LRT dahil nagsisiksikan ang mga tao, huwag nating dalhin yan sa loob ng bahay. Iwan natin yan. Tapusin natin yan. Yes, para ang pagpasok natin ay kasama ang good vibes. Ang saya sa ating mga ngiti. Ayan. Kung pagpasok ni Filyang Kulang kanina mga ka-idol, nakita nyo, init ang ulo ang kanyang dala. So, ang kanyang anak, siyempre sumasagot. Ayan. Hindi rin natin maiwasan yun minsan, ano, ang sagutin ang ating mga magulang. Ayan. Sa mga anak na nanonood, kung kayang timpihin ang iyong bunga nga mga ka-idol, huwag nating sinasagot-sagot ang ating mga magulang. Bigyan sila ng respeto. Ayan, sa lahat ng mga anak dyan, kung saang lupalop ka man naroon, sa mga anak na nanonood, kung kayang timpihin ang ating bunga nga para huwag sagutin ang ating magulang, i-zipper ang ano, intindihin ang kanila, ang ating ina, intindihin ang ating mga magulang. Ayan. Ang ina minsan mga ka-idol ay
Maraming iniisip, ayan. Marami silang iniisip na responsibilidad para mapasaya ang mga anak. Yan ho ang hindi naiintindihan ng ating mga anak, ano, yung mga anak niyo, mga ka-idol. Ang alam nila ay banjing-banjing lang tayo. Maraming responsibilidad ang nasa balikat ng iyong ina, ayan. Lalo na ang ating kaibigan na ano. Ano ba yan? Sorry mga ka-idol. Hindi na ako magkakape. Sa tuwing magagawa tayo ng palabas, hindi na ako magkakape. Or ito, nagbimessage si Nancy Pia. Tara na mga ka-idol. Chinuchok ako ni Frenzy TV mga ka-idol. Vlog ka ng vlog dyan, naka-live streaming ako. Di mag-live streaming ka. Gagawa ako ng palabas, mamaya na kita bisitahin. Huwag ka muna mag-text. Sinabihan ko na yan kahapon eh. Makulit eh. Umintang ulo ko. Hindi. Mga ka-idol, punta tayo sa usapang ina. Ayan. Ang lahat ng ina mga ka-idol ay hindi lang sarili ang kanilang iniisip. Bukod sa iniisip niya ang kanyang asawa kung paano mapatayo ang kanyang asawa, si Filian ko lang sa paghiga sa sala. Marami silang iniisip, groceries, ano ang lulutuin, bukas, mamaya, ano ipapakain sa inyo, mga ganun. Lahat ng yan ay iniisip ng nanay, ng ina, mga ka-idol. Napansin nyo, ang mga ina ay ano ba to, Mother's Day. Kahit hindi Mother's Day, i-appreciate natin ang ating mga ina. Ayan, si Upa Ma'am ka-idol, Upa Ma'am, Filian ko lang. Heart Watanabe, ayan. Ay, Heart, nandito ka. Happy Mother's Day. Kahit hindi Happy Mother's Day, ina-appreciate namin ang iyong pagiging isang ina. Ayan, tuwang-tuwa si Heart. Maraming salamat sa iyo, Heart. Dahil marami kang nai-inspire. Si Heart po, mga ka-idol, ay naibibigay niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ayan, marami siyang responsibilidad. Kahit gaano kahirap, hinaharap niya ang mga ito anang-ana sa kanyang mga ina, mga anak. Ayan, yan naman po, ganyan naman po lahat ang mga ina, ano, gagawin ang lahat, mapasaya lang ang mga anak. Ayan, sa ating mga ka-idol dyan na ina, saludo po kami sa inyo. Ayan, pagpupunyagi ang aming inaalay sa inyo. Hindi man Mother's Day, pero araw-araw ay dapat nating pasalamatan ang ating ina, mga ka-idol. Sa lahat ng mga ina na nandyan, mga ka-idol, sino-sino pa bang mga ka-idol nating ina? Si Che, hindi, sabat lang si Heart. Hindi ina si Chenis Vlog. Hindi pa siya, wala siyang asawa, wala siyang boyfriend. Oo, nakakaawa siya, di ba, Heart? Ni minsan hindi siya nagka-boyfriend. Marinig ka dyan. Ito si Heart. Oo, tinichismis na naman niya si Chenis Vlog. Ano daw siya, no boyfriend since birth. Masisisi mo ba? Si Boss Betty bilang naman nagkagusto ata dyan. Ha? Sandali, patayin ko. Magsalita ka. Si Chenis Vlog, walang boyfriend mula noon hanggang ngayon. Eh, busy siya eh. Busy siya sa kakakaliskis ng isda. Ikaw ba naman magtrabaho ng 5 years sa employer mo? Puro isda ang kinakaliskisan. Oh. Saan ka pa? Kaya pag nag-usap kayo ni Chenis Vlog Heart, pag nagkita kayo, Diyos ko, maaawa ka sa kanyang mga kamay. Duguan. Alam niyo po, hindi kalyo, grabe ka naman. Nagbabasilin yun sa gabi. Oo. Ano ba? Ano lang siya, yung marami siyang mga ganun. Hindi nana. Ito si Heart, kung ano nga mga sinasabi. Buti na lang naka-off. Oo, ano ba? Kamaingay, ito, turn on ka na. Ano ba sasabihin mo? Napunta na kay Chenis Vlog. Ina ang pinag-uusapan natin ni Heart. Hindi si Chenis Vlog. Bakit sa susunod na araw, ang ano usapang Chenis Vlog. Kasi dalaga siya. Pag-uusapan natin, gandang dilag. Oo. Hindi dalag, dilag. Grabe itong si Heart. Ang daming bit-bit na kwento. Ion ko na, dyan ka lang. Huwag ka maingay. Ang ingay ni Heart. Ayan. Hello mga ka-idol. Ayan, inuistorbo ako ni Heart. Ina ang pinag-uusapan, sinisingit niya yung dalaga. Dalagang ina ka ba? Oh, pwede rin pala. Ayun, sabi ni Heart. Pwede namang ang ina ang maging dalaga. Ah. Inang dalaga. Ano ba yun? Dalagang ina. Ayun. Ano bang pinagkaiba nun? Nabuntis pero walang asawa. Ganon. Ah, okay. Yung palang ibig sabihin ni Heart. Akala daw niya si Chenis Vlog kasi may nakikita siyang mga baby sa Facebook. Dalagang ina si Chenis Vlog.
Hindi dalagang ina sa Chinese vlog. Ang kulit ni Heart, ano? Sumisingit sa usapan natin. Lahat po ng mga dalagang ina, ano? Ina pa rin mga yan. Kasi may anak sila. Ang gulo mo, Heart. Ginugulo ako ni Heart, mga ka-idol. Oo, ayan na, back to ina. Mm-mm. Sa lahat po ng ina, ano? Natural lang na umihint ang ulo nila na pagdating ng bahay, bubungad ang mga kalat. Ewan ko kay Opa, ma'am, hindi na ikukwento. Kasi naglilinyo si Upa Dad. Oo, sinabi niya sa akin. Upa Dad, kamusta? Sabi kong gano'n. Sabi niya, ito naglilinis. Upa Dad, kamusta? Ito nagluluto. Para pagdating ng CEO ng bahay, sabi niya gano'n. Si Upa Ma'am po ang tinutukoy ni Upa Dad, CEO. May kakainin na. Oo. Tumatawa na naman si Upa Dad. Binida na naman natin. Oo, sabi ni Upa Dad, naglilinis, nagluluto. Para pagdating ng CEO, babalandra na lang sa supa. O di ba? Ang swerte na Upa Ma'am. O si Jake Dun Vlog, pag si manager, o, oh, di ba? Si manager never nagalit 'yon. Mm. Ewan ko kay Jake Dun Vlog, umiinit ang ulo. Paano ba naman? Nilaro ni Alexa yung pond nila. Tinanggal lahat ng tubig. Mm. Oo, na ano mo 'yun, nabalitaan mo 'yun, Heart. Yung pond nila, yung mini pond, tinanggalan ni Alexa ng tubig. Anong ginawa niya? Binuksan. Eh, di ba lupa yun? Nilaro ni Alexa. Tinanggal ang lahat ng tubig. Kaya pagdating ni Jake Dun Vlog, lahat ng isda din nakaganon na sa ano, sa lupain, sa bakuran nila. Di ba, Heart? Tapos ang ginawa ni ano, ni manager, ayan, si manager, para matuwa si Jake Dun Vlog sa pagtanggal ng tubig ni Alexa, lahat ng isda nakaano kasi sa ano, sa lupa na nagganon na sa bakuran nila, nagsialisan sa pond, ni-recycle ang mga isda. Ang ibig kong sabihin, prinito lahat ng isda ni manager. Oh, at least natuwa si Jake Dun Vlog. Oo, may kinain si Jake Dun Vlog, may sinangag na, may lahat ng isda na nilagay sa mini pond. Prinito ni ano ni manager. Manager, 10 minutes. Na-miss ko na kayo, manager, at saka Jake Dun Vlog. Saan ka ba nagpupunta? Ayan, usaping ina tayo kung saan, saan naman nagpunta si Labori Team. Yun na nga, si Mikey Vlog, nanay din yan, mga ka-idol. Oo, nagme-message siya sa akin. Sabi niya, Labori Team, nanay din ako, hindi mo ako nababanggit. Yun na nga si Mikey Vlog, ano, Heart. Dito ka nga, istorbo talaga itong si Heart. Ano din yan, hindi siya mainitin ng ulo. Very, ano siya, pleasant, maganda, mangiti. Kahit anong gawin ng asawa niya, ano siya, kalma, ayan. Hindi siya naha-high blood. Hindi siya nagkakakarni kasi, mga ka-idol. Hindi gaya ni ano, palagi nagkakakarni, Boss B TV. Oo, tingnan nyo, puro halakhak pag nagpipremiere. Oo, ganun daw yun pag lagi nagkakakarni, puro halakhak. Kasi nga, may high blood. Kasi kapag nagalit si Boss B TV, high blood ang kanya lalabasan. Oo, napunta na naman kay Boss B TV. Punta tayo kay Frenzy TV niya. Ina si Frenzy TV. Oh. Yun din, sabi niya, pagpasok niya ng bahay, Frenzy TV, smile, ayan. Iniiwan niya ang mga negative vibes sa labas. Wala naman siyang negative vibes na nararanasan sa labas, Heart. Oo. Kasi nga, nakita sila ni Nice Channel. Anong negative doon? Wala, di ba? Siyempre, ano siya, blooming. Oh, nakita sila. Nakita sila sa Naik, Cavite. Nag-overnight, o, anong ina-expect mo? Iinit pa ba ang ulo mo pag nag-overnight kayo ng jowa mo? Di ba wala, o, walang reklamo si Frenzy TV, mga ka-idol. Isang ina yan. Basta makita lang sila ng Nice Channel, mawawala ang init ng kanyang ulo. Di ba? O, yun naman talaga importante, mga ka-idol. Magkaroon tayo ng inspirasyon sa buhay. O, si Frenzy TV, mga ka-idol, ay in love kay Nice Channel. O, isang ina na in love kay Nice Channel. O, di ba? Ano pa gagawa natin? Yun na nga, mga ka-idol. Back to you. Ayan. Ang mga ina, mga ka-idol, ay normal lang ang init ng kanilang mga ulo, ano. Minsan yung init ng ulo nila ay may kasamang pagmamahal, ayan. Intindihin natin sila, yakapin natin sila, ano. Ano man ang kanilang nagagawa sa araw-araw sa loob ng bahay, ayun ay mula sa kanilang mga puso, ayan. Ang lahat ng ginagawa ng ina, mga ka-idol,
ay mula sa kanilang mga puso. Walang ina na gumagawa ng masama para sa kanyang mga anak. Tandaan nyo yan. Mothers knows best. Yes, how about ano? Sa mga ama. Ama knows best. Diba? Parang ganun. Siyempre, ano, ang inang pinag-usapan na napupunta sa ama, nangati ang ulo ko. Bagong gupit ho at si Jabori team. Speaking of gupit, yung nagugupit talaga, ang nagupit sa akin, yung mga anak ko, parang na, ano, umihintin ang ulo ko konti kahapon. Dalawang Pilipino, bago. First day. Dalawang bata, inabot kami ng dalawang oras. Kasi nga, may kinulayan, bago kami dumiting, nakaupo silang dalawa. Siyempre, nagulat kami ng mga anak ko. Hinahanap ko yung mga nagugupit sa kanila. Ah, where's the other guy? Sabi ko. Sabi ng Pilipino. Inanay din yun. Nagsungit sa amin. Sabi niya. Ilocalo din pala. Sabi niya. Ba't hinahanap mo sila? Sabi niya ganun. Eh, nandito naman kami. Sabi niya gano'n mga ka-idol. Sabi ko, oh, we are always here. Sabi ko, Pilipino sila, pero gano'n sabi ko. Oh, sabi ko kasi mga ka-idol, where's the other guys? Sabi ko gano'n. Yung akin, Chinese. Yung dalawa, regular, Chinese din. Pero pagpunta namin doon, Pilipino dalawa, nanay. Siyempre, hanapin mo yung nagugupit sa mga anak mo. Sabi ko, oh, where's the other guys? Sabi ko, sabi niya ng nanay ng lola mo, hindi ba kami marunong maggupit? Ganun talaga siya mga ka-idol. Hindi ba kami marunong maggupit? Sabi niya. Ay, hindi ho sa ganun, sabi ko. Regular ho kasi kaming nagpapagupit dito, nice, sabi kong ganun. Sabi, inulit niya ulit, hindi ba kami marunong maggupit? Sabi niya ganun. Hindi po yan ang ibig sabihin ko, nay. Ang gusto kasi mga anak ko, kung sinong nagugupit sa kanila, yun ang hinahanap. Hindi natin masisisi ang mga bata, di ba? O sabi ko, sige ho, kayo na ho maggupit. Eh walang choice kasi day off pala yung nagugupit sa mga dalawang bata. Eh bago sila. They are pretending mga ka-idol, matagal na doon. Eh ilang taon na kami nagpapagupit doon. Sabi ba naman, regular kami dito, full time. Sabi ganun talaga si nanay, full time. Sabi ko, hindi ako nakipag ano, argue kasi nga, alam ko namang bago sila doon sa par, sa saloon. Tapos ginupitan na. May bago kami, ano mga ka-idol, may kinulayan. So naka, yung dalawang kinulayan, nakaupo sa upuan. Inihintay yung oras na tanggalin yung plastic sa loob. Sa ulo. Si, inumpisahan si Braver, inumpisahan si Bregan. Tapos ako, inumpisahan din ng isa. Natapos na ako, sila hindi pa. Ayun pala, habang pinapanood ko yung paggupit sa mga bata, minamano-mano yung kunti. Sabi ko, bago, sabi ko, sige, iniintindi ko at pinapanood ko lang, 1 hour, hindi pa rin tapos. 1.5 hours, hindi pa rin tapos, iniwan pa yung dalawa. Iniwan si Braver, iniwan si Bregan. Alam mo yung ginawa mga ka-idol? Hinugasan yung dalawa. Tapos tinanggalan ng mga, sabi, excuse me, alis na po kami. Sabi ko, naka-ano pa yung mga anak ko, nag-aantay na tutulog na si Bregan. Kasi nga, expired na yung oras. Ibig sabihin, yung oras ng paglagay ng kulay at saka yung pagkulot ata. Tinanggalan, tapos huhugasan sa sabon niya. Ang daming gagawin, tapos pinaghihintay yung dalawang bata. Tumayo ako. Alis na po kami, nay. Sabi kong ganun. Ay, sandali lang kasi binabalnawan ko yung ulo niya. Sabi niyang ganun. Tapos yung isa, alis na ho kami kasi anong oras na? Gabi na ho. Dalawang oras daw yung mga anak ko dyan. Magda dalawang oras, pinaupo yung mga anak ko dun sa salon. Ay ako, 10 minutes tapos na. Sabi niya, nauna kasi sila. Sabi, hindi na ako nakipag-argo kay nanay. Nay, kapag hindi ho kayang pagsabayin, huwag niyo na hong pagsabayin ang mga customer niyo. Yun lang ho ang gusto kong ipaabot sa inyo. Ano, sa mga naggugupit dyan, napunta sa mga naggugupit. Ano, lahat po ng inamahal natin yan. Pero yung nasa salon, mahal din natin. Huwag tayo mag-pretend na matagal ka na dyan. Kasi first day mo, tinanong ko yung employer. Sabi ko, bago si, sabi ko Chinese kasi, are they new? Sabi ko, yes, first day. Diyos ko, first day daw pala nila yun. Tapos kung maka-arte si nanay, 10 years na siyang nagtatrabaho sa salon. Nagulat lang kami sa, ay, mabago. Sabi ko, bago. Hindi, pwede ni nanay kasi matagal na siya doon. Huwag ganun mga ka-idol. Kung bago ka sa trabaho, walang masama magsabi ng totoo. At saka huwag pagsabay-sabayin kung hindi naman kaya. Oo, kukulutin, kukulayan, tapos gugupitan yung bata. Tapos nag-aabang yung mga... Nakagalun sa... Nung itunuloy niya si Bregan, mga ka-idol, nakagalun na. Tapos sasabihin niya, lift your... Sabi niya,
Itaas mo yung ano mo, ulo mo, balong. Ilocano pala si nanay. Ilocano pa siya. Itaas mo. Siyempre natutulog na yung bata. Ano yung na-expect mo, nay? Nakagano. Itataas. O yung anak mo, hindi sumusunod. Sabi niya gano'n. Ay, gusto ko magalit kay nanay. Gusto ko magalit kay nanay sa ano. Sabi ba naman sa akin, ay, yung anak mo hindi sumusunod. Anong ini-expect mo? 2 hours na nakaganon yung anak. Natulog na doon. Anong ini-expect mo na? Minit ang ulo. Oo, nagtimpi sila Bori team. Kung may vase doon na malaki, ginanong, ganyan ko. Ayos ko, kawawa naman sila. Tapos ano pa si nanay, nagugupit, nakasandong ganun. Parang, alam mo yun, wala silang uniform. Nakaganon lang. Tapos syempre pag tinataas, buti sana kung ano, makinis ang kanyang kilikili. Ano, umiinit ang ulo, dumilim ang paningin ko. Sabihan ko sana, nay, pag nandiyan kayo sa salon, magsuot kayo ng nararapat. Hindi yung, syempre pagka nagbo-blower or nagugupit, nakikita yung mga kilikili mo. May buhok-buhok pa si nanay. Di ba? Hindi naman lahat ng nanay ganun. Ibig sabihin, pag nasa salon kayo mga ka-idol, nagtatrabaho kayo, use a proper clothes, yes. Wear a proper clothes, ganun. Oo. Hindi naman si sinasabi niya sino? Joe Amore? Hindi pumapasok si Joe Amore na nakabra lang o nakasando. So si Heart, kung anong pinagsasabi? Oo. Sige na, patuloy na nga natin to. Magkwentuhan na lang tayo sa part 2 mga ka-idol. Ayan. Mga ka-idol, lahat po ng ina, lahat po ng nararanasan natin sa kanila ay yun po ay tumatatag sa ating mga puso. Ang mga ina, mga ka-idol, ay isang napakahalagang tao sa ating buhay. Kung wala sila, hindi maliwanag ang ating paligid. Totoo yan. Ginidigay na naman ako. Kung ano man ang naranasan nila Bori Kim kahapon sa salon, yun po ay isang karanasan na yan. Yun po ay aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Ano. Pagsabay-sabayin mo paggugupit sa mga customer, tapos iiwan mo ang mga bata, uminit ang ulo nila Bori Kim sa nanay na nagugupit. Ayan. At saka magsuot ng ano, huwag magsando. Ano talaga ako. Yung suot ni nanay, grabe. Siguro nasa ano na sa 50s. Okay lang naman magsando sa bahay. Pero yung kung nasa parlor ka, nasa salon, huwag ho kayo magsuot ng ganun. Ikaw ba, Heart? Pag namamalengke, naka-ganun ka lang. Okay lang naman siguro pag namalengke. Pero kapag naka, syempre kapag kadikit mo ang customer, tapos nakasando ka, tapos syempre na, akikita yung mga buhok-buhok. Okay lang naman na makita yung kilikili mo kung makinis, maputi. Para may tawas-tawas po si nanay. Oo, Diyos ko na ano ako doon. Anyway, lahat po ng mga nanonood, yung mga ka-idol, magpasalamat tayo sa ating mga ina. Kung ano man ang kanilang kahinaan, intindihin natin sila, mahalin sila, yakapin natin sila. Ayan, kung ano ang kanilang mga kahinaan, intindihin, tanggapin. Ayan, yun ang aking itinutumbok mga ka-idol. Ayan, lahat po ng ina, maraming salamat. Ayan, lahat ng mga saya na ibinibigay nila sa atin ay nasa ating puso. Ayan, totoo yan, Heart. Ano, mahalaga ang ating ina. Kung wala sila, ano, anong dikit? Kung wala daw ang ina, walang dikit. Anong pinagsasabi mo, Heart? Anyway, sige, natapusin natin bago uminit ang ulo ko kay Heart. Lahat po ng mga ka-idol dyan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagkapit. Ayan. Ano ba? Sasabihin ko na wala na ako. Ayan, kita-kita tayo bukas ng umaga, mga ka-idol. Ito kong mga kwentuhang laboratory, ay kapupulutan nyo ng aral sa lahat po ng gustong magbahagi ng mga kwento. Magmensahe lang sa atin. Maraming salamat. Itong kwentuhan natin ay maraming mga ka-idol ang nagminsahe. Ayan. Talakayin mo naman ang mga kwentong ina. Iyan na nga ho ang ating naibigay ngayong araw. Ayan. Maraming salamat mga ka-idol. Mula sa Labori team, sa lahat po ng ito, maraming salamat. Ayan. Mag-ingat-ingat ho tayo. At, ayan, namnamin ang aral na binibigay ni Labori team. Ayan.